Dear Kuya JBR. Dear Kuya JBR. News and Politics. Showbiz News. True to Life Story. Only here at JBR TV. Subscribe. Dear Kuya JBR. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat dyan guys, worldwide, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, syempre sa Russia at saka sa Ukraine. Welcome here at JBR TV. Parang kailan lang, nasa part 32 na pala tayo tungkol sa napaka-misteryosong buhay ni Dudong. Lalo na ngayon na dahan-dahan ang nalaman sa kanyang among Russian. Pero bago natin ipagpatuloy, lalo na kung ngayon ka lang napunta sa aking channel, huwag mo naman sanang kalimutan na i-subscribe ang JVR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Shoutout pala sa lahat ng mga nanonood ngayon. Dear Kuya JVR, nung matapos ko nga mahukay kuya ang armas na pinahiram na sa akin, hindi na ako nagsayang ng oras pa. Inihatid ko na ako nito kaagad sa lugar kung saan ang aming pinag-usapan na doon ko isa uli sa kanila ang baril. Ayaw na naman nila na magkita kami doon sa tabing ilog. Kailangan daw sa ibang lugar na naman kami magkita sa di ko alam kung ano ang kanilang dahilan. Kabisado ko na din ang gubat na ito kuya dahil nung maliliit pa kami, dito kami nanguha ng kahoy para materyales sa aming ginagawang bahay noon. Sanay na ako magpunta sa gubat na ito. Kailangan ko lang daw maisauli ang baril na ipinagamit nila noon sa akin. Ito ang misteryo na katago sa aming barangay kuya JBR. Kailangan maging neutral ka lang sa pamamagitan ng sundalong gobyerno at sa mga sundalo sa mga makakaliwang grupo. Hindi naman nakakatakot dito kuya JBR. Kahit ikaw lang maisa ang maglalakad o wala kang naging atraso sa iyong kapwa. Lalo na kung hindi mo sila kakilala. Ginagawa ko ito kuya JBR para matapos na lahat ang problema na aking inaharap. Kailangan daw ako lang mag-isa ang pupunta sa lugar na aming pinag-usapan. Nakarating na ako sa lugar na aming pinag-usapan kuya JBR at wala pang 20 minutos sa aking paghintay. Maya-maya, nandiyan na rin sila kaagad. Nagpasalamat ang commander na aking kababata na hindi ko sila binigo. Nagpasalamat din naman ako sa kanila kuya JBR sa kanilang pagmalasakit noon sa pagpahiram ng armas para proteksyon sa aking pamilya. Kahit naman siguro sino kuya JBR, hindi mo rin patanggihan ang kanilang pagiging mabait sa aming pamilya. At saka hindi ka naman rin gumagawa ng bagay na labag sa batas ng ating gobyerno. Masaya din ang kanilang commander kuya na aking kababata sa buhay na aking kinatamasa ngayon. Diyan lang daw sila handang tumulong sa akin lalo na kung kailangan ko sila. Naging madrama ang aming pangalawang pagtagpo kuya JBR. Nung matapos ko nga may sauli ang baril kuya JBR, hindi na ako nagsayang ng oras pa. Hindi kaming pwedeng magtagal sa oras na ito. Baka malaman pa ito ng mga sundalo. Mas delikado na naman ang buhay ko. Kaya umuwi na ako mag-isa. Pero sinabi ko sa kanya, hindi ako salungat sa prinsipyong inyong pinaglalaban. At pagkatapos ngang naisauli ko ang baril kuya, pasalamat ako sa ating buong may kapal
Dahil ligtas ako at walang nangyaring masama sa akin. At umaasa ako na sana wala nang mangyayari pang masama sa aking buhay. Lalo na ngayon na malapit na ako pagiging tatay. Kailangan kong umuwi kaagad dahil alam kong nag-alala na rin ang aking boss sa aking pag-alis na mag-isa. Nakarating na rin ako sa bahay, Kuya JBR. Nakita ko na naman si boss na naghihintay sa akin sa labas. Sobra daw ang pag-alala niya dahil nga nung nalaman niya ang totoong pangyayari. Kaya binanggit ko sa kanya na huwag kang mag-alala. Hindi sila mga masasamang tao. Nandito sila, nakatago sa ating tahimik na barangay upang proteksyonan ang mga mamayan sa masasamang loob. Naintindihan naman ito ng aking boss, Kuya JBR, pero hindi lang daw niya maiwasan ang sobrang pag-alala dahil ayaw daw niya mangyari sa akin ang nangyari dati sa kanyang boyfriend. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala para sa magiging anak natin. Pero huwag ka na mag-isip dyan, bawal sa iyong ma-stress. Papasyal na naman tayo sa magagandang tanawin dito sa aming probinsya. Kaya hindi na kami nagtagal, Kuya JBR. Umalis na naman kami kaagad dahil gusto na naman daw niya mamasyal. Lalo na, gusto niyang mag-drive sa bago niyang pick-up. Sanay naman siya mag-drive, Kuya JBR, lalo na sa mga matik. Pero ganitong manual na 4x4, lalo na pag off-road yung kalsada, ngayon lang niya ito maranasan. Napaka-adventurous din tong boss ko, Kuya JBR. Alam mo, kahit mahirap ang kalsada, gusto daw niyang maranasan itong mag-drive. Kaya hinayaan ko na rin siya sa kanyang gusto, Kuya JBR. Basta, dahan-dahan lang sa pagmamaniho. Hindi mo kabisado ang kalsada dito na malubak at madulas pa. Dahan-dahan lang din nagmamaniho ang aking boss, Kuya JBR. Siyempre, sa kanya yung sasakyan na pinabili ng kanyang daddy para pag saan daw kami umalis, hindi kami mahihirapan. Nakarating na kami sa bayan namin, Kuya JBR, at babiyahin na naman kami patungong Sampuanga City. Dahil gusto ko siyang ipasyal sa napakagandang tanawin sa naturang syudad na nandoon ang napakagandang isla na kung tawagin ay Santa Cruz Island. Mula dito sa aming bayan, Kuya JBR, patungong sa Buanga City, nabiyahe ka pa ng mahigit 2 oras. Sabi ko, kalimutan muna natin yung mga problema na pinagdaanan ko. Kailangan mong mag-relax, kailangan mong hindi ma-stress para maging malusog ang magiging anak namin. Ako na naman hanggang mamaniho, Kuya JBR, dahil bawal nga sa kanya ang mapagod. Sinubukan lang daw niyang mag-drive doon sa off-road mula sa aming barangay palabas doon sa bayan. Pero pag ganitong long drive, kailangan ako na ang magmamaniho. Sabi ko sa kanya, mag-relax ka lang dyan. Maya-maya, makakarating na rin tayo sa napakagandang isla na pink sand nga ito. Ang tatawagin ang naturang isla. Tinatanong ko na rin siya, na gusto mo pa bang mananatili dito sa bansang Pilipinas? Mabilis naman siyang sumagot, Kuya JBR, na siyempre, kaysa doon daw siya sa Russia magbakasyon, dito daw muna. Nagustuhan na rin niya ang ating bansang Pilipinas, Kuya JBR, kahit pa nung nalaman niya ang magulo ko ring nakaraang buhay. Pero tapos na yon, at umaasa ko na hindi na sila manggugulo sa akin. Tuloy pa rin kami sa aming biyahe, Kuya JBR. Malayo-layo pa itong syudad na aming puntahan. Maya-maya pa, nakarating na kami sa Sampuanga City. Kailangan pa naming sumakay ng bangka patungo sa naturang isla, Kuya JBR. Nung nasa bangka na kami,
tanaw na namin ang napakagandang tanawin sa naturang isla. 20 minutos lang ang biyahe, Kuya JBR, mula sa syudad pagsasakay ka ng bangka patungo dito sa naturang isla. Napakalinaw na tubig. Halos kita mo nga ang iyong paa. Pag lumulubog ka sa tubig, pwede ka rin ditong sumasakay ng bangka paikot sa naturang isla, Kuya JBR. Kung gusto mong ikaw lang ang magsagwan, pwede naman. Pero kung gusto mo na ay kasamang tourist guide, pwede rin. Napakatahimik lang at napakaganda ang isla na ito, Kuya JBR. Pero dito nakatago noon ang mga masasamang bandido. Pero hindi ko na ito binanggit sa kanya, Kuya JBR. Baka matatakot pa siya, pero tutupo yung aking kwento. Kaya pinagbawal mo na dito ang mga dayuhang turista noon. Pero ngayon, Kuya, tahimik na ito. Wala nang mga nangyayaring kidnap for ransom dito sa naturang syudad. At syempre, para na rin masaya siya, hindi ko na ikinuwento ito sa kanya. Tuloy pa rin kami sa aming pamamasyal sa naturang isla, Kuya JBR. Pink Beach ito kung tawagin dito sa aming syudad. Marami pa ditong mga magagandang tanawin na gusto ko sanang mapuntahan niya. Pero nakakatakot, kaya dito ko na lang siya mismo dalhin sa Santa Cruz Island. Kulang ang isang araw sa aming pamamasyal, Kuya JBR. Kaya kailangan na rin naming umuwi. Dahil ibang lugar na naman ang aming pupuntahan. Binanggit ko na sa kanya, kaya gusto ko na hindi tayo magtagal sa naturang isla dahil nakakatakot para sa isang dayuhang turista kagaya sa iyo. Maganda ka pa naman. Baka magustuhan ka sa mga bandido doon. Kaya iniwas ko na rin siya, Kuya JBR. Marami pa namang magagandang tanawin dito sa aming probinsya na hindi nakakatakot. Usong-uso kasi ang kidnap for ransom doon, Kuya JBR. Papasok naman kami sa aming barangay, Kuya JBR, kaya gusto na naman niya na siya na naman daw ang mag-drive dahil gusto niya maranasan itong off-road. Pero nagulat ako maya-maya, Kuya JBR. May mga tao gumarang sa amin. Oh my God! Ano na naman kaya ang kailangan nila? Kay Dudong, abangan sa part 33. Pero bago tayo magtapos, narito muna ang ating mga shoutout. Shoutout kay Benito Gargar, kay Tris Maria o kay Ukay, kay Muni Abanggan, Luz Dine, J Duplicate, LME TV Vlog, Melvin Mincedo, Mincedi Trucking Company, kay Rainy Joy TV and kay Vic Pastrana. Dear Kuya JBR,